Hi guys! Ito na nga pala yung palay na dati na, naalala nyo ba nung makalipas ang 4 na buwan? Yung pagbubunot natin ng palay noon at ang pagtatanim at yung pag-i-spray. Ito na po siya ngayon. Sa wakas, pagkalipas ng 4 na buwan, ito na, mag-aani na tayo. Siya nga pala guys, dahil sa moderno na tayo ngayon, ito na yung ginagamit nating pang-harvest ng palay. Ito yung tinatawag na harvesterize o reaper. Dati kasi ginagapas lang ng tao ang mga palay, so mga ilang araw din bago matapos. At ang mangyayari dun sa palay natin, mangingitim. At kung lalo-lalo pa pag masama yung panahon, di natin agad-agad mailigpit yung palay. So, sayang lang din. Yun nga lang, yung mga ibang tao mawawalan din ng pagkakitaan. Mayroon din namang magagandang dulot para sa magbubukid at medyo hindi naman sa mga nakikigapas. Meron din namang ibang lugar na hindi pa sila gumagamit ng harvester, nagagapas pa din sila. Op! Nahanap nyo? Ha? Ano nakuha nyo? Be? Ay! Palaka! Palakang bukid, makain to, masarap! Mahal yan! Mahal to, mahal! Mahal, masarap yan! Exotic food! Ayan, daming naghahanap! Kan, hinahanap mo? Palaka, wala na ba? Walang palaka. Wala pa sa mga yung ano, yung sinasabi niyo kaninang daga, wala? Wala pa siya, mamaya muna. Ay. Ayan, naghahanap sila ng palakang bukid at saka dagang bukid. Yung palakang bukid, masarap yun lalo na pag iprito or kaya i-adobo. Parang lasang manok lang din. Tapos, yung dagang bukid naman, sabi nila parang ano lang din, parang manok. Pero hindi ko naman natikman yun. Mga exotic food po. Ayan. Tapos, yun si nanguha siya ng mga naiiwang palay. Ayan.
Na? Sinuplat ko lang siya. Exotic food, ah? So, yun na kong yan nakuha mo. Ikaw nakahuli. Be, patingin ng palaka mo. Be? Be, patingin. Patingin daw yung palaka mo. Nasaan na yung palaka mo? So, ito na guys, yung palay na hinaharvest ng reaper, dito na pupunta yung butil niya. So, diretso na po siya sa sako. Ang galing ano, malinis na po siya. Tsaka itatahi na lang bago mahulog. Kaya po ako sumakay dito kasi gusto ko pong malaman kung saan ba talaga napupunta yung butil ng palay pag hinaharvest na ng or hinaharvest na ng reaper. Diyan pala siya napupunta. Dito pala yan, banda sa gilid, guys. Ayan. Ayun, sa harap niya, tinitingnan mo, tingin mo, hinaharvest niya, tapos mapupunta siya dito sa gilid. Ayan. Yan po yung mga palay na hindi niya pa po na-harvest. Ayan, napupunta dyan. Tapos yung nakatahi, ihuhulog niya na lang po yan. Shout out nga pala kay Kuya Ricky na supportive na taga-bit-bit po ng tripod ko. Thank you po, Kuya. Ayan guys, malapit na siyang mapuno yung sako. Pagkatapos niyan, tatahiin na lang, tapos ihuhulog niya.
dito, pahinga muna tayo kasi mainit. Dali, konti lang yung makuha natin ngayon guys kasi nga dahil nga sa tagpuyot na mga ilang araw, ay ilang buwan na walang ulan. Kaya yun. Kasi itong season na to ngayon talagang mababa yung ma-harvest natin ngayon na palay. Pero okay lang din naman kasi ano, hindi naman tayo may maliligi. Kahit na may konti, at least may makuha tayo. Bawi-bawi lang. May pangkain. May pampabayo tayo para magbigas. Second crop kasi ito ngayon eh. Tapos ito namang palay. Ito oh. Sa harap. Ito. Hindi pa muna yan kasi iiwan pa natin yan. Next week pa natin maaani kasi nga yung mga ano, yung andun kasi yung iba, hindi pa siya ano, yan. Hindi pa siya ito mag-green pa, kaya hindi pwede. Antayin muna natin pag magkagaya na sila nito. Ayun, parang nasa 75% pa lang kasi ito eh. Kung mga nasa 85-90, okay na sana, pwede na siyang makalabas. Pero antayin na muna natin, 1 week lang naman ah. Ayan sila. Dami kaya nakuha? Be? Ayan. Palaka, yung palaka. Be, patingin. Ito. Wala siyang magulaw. Ano yan? Iulam mo? Anak kong? Ulam po daw yan. Yata, si Dam? Sam, anak ni, ay anak ni. Wala ka nang i-repair? Wala na po. Ano, kumusta naman yung pag-repair mo? Hindi ba ka nahirapan? May hysterics. Ang galing mo naman, nakakaya mo itong akyatin itong pilapil na mataas. Yan, dito. Tsaka... ito guys, dito nang gagaling yung palay. Ganyan yung proseso ng pag harvest ng palay sa bagong makinarya ngayon. Kasi dati ginagapas lang eh, ngayon ganito na. Dito nila tinatahi. Oh,
pandaling gome? Ganda, saka dito ganda o kasi nagano yung bata pa, nagiging pa, kulang pa sa araw, siguro mga after 1 week. Huwi na tayo. Ay, puntahan pala natin yung magkaryada doon ang kasi nakain pa tayo sila. Ilang kaban karga mo, Tay? Apat? Apat lang kaya niya? Ha? Kaya yun sila. Kaya yung mga kasamahan ni Tatay. Saan niyo bang dadalhin, Tay? Ay, dun, mas sa may bahay? Dun mag-antay yung jeep? Ha? Kala ko papasok dito sa inyong jeep. Kaya nakakakuti ng kalabaw. Tapos, para dalhin dun sa bahay. Oh, hi. Lan karga mo, kuya? Dalawa pa lang, ma'am. Mamaya, lagyan ko pa. Mga ilan karga yung kalabaw mo, makaya niya? Lima lang, ma'am. Boom, ma'am. Saan ba dalhin, kuya? Ha? Saan ba yan ihatid? Ay, doon mismo ihatid. Mabigat. Ah, ano ang madakal? 1 Mga ilang kilo yan, kuya? Ako, ma'am. 55 kilos. Oh, mabigat. Mabigat. Saan yung pukat, kuya? Ikaw, kuya, ilang kaban yung karga ng kalabaw mo, kuya? 4 Oh, laki ng kalabaw mo, kuya. Ang taba. Naka-vitamin siguro. Nay! Pang-paswerte. Ayan, dadalhin daw doon sa bahay, hindi na makakapunta dito yung jeep. Tapos yung iba. Nandun yung iba na. Apat, lima. Tapos, nandun yung iba. Nakakot siya. Ang pastol kalabaw? Gawid ka, no? Gwapo, no? Gwapo. Bye-bye. Sinalapid ro. Ayan naman yung iba. Ah. Oh, ilan karga ng kara? Ilan karga nyo? Oh, 8 Kaya niya?
Astig. Kaya niya, walo. Mabigat na daw. Oh, nagmamadali, yung kalabaw. Ano yung nakuha mo, Deng? Yung mga naiwan na palay? Dami nakuha mo, ah. Ayan, pauwi na sila ng bahay. Tapos, ito, isa pa. Ano yung kuya, yung kalabaw natin yan, kuya? Ilan karga niya to? 4, 6, 6. May naiwan pa isa. Ito. Carried horse. Mihi pa. Carried horse yan siya. Carried horse. Ano yun? Oo, saglit lang. Bagal maglakad. Nablakan din. So guys, nandito na tayo ngayon sa bahay. Mamaya titingnan natin kung ibebenta na natin siya ng sariwa kasi hindi masyado mainit. So ewan lang kung magkano ang presyo ng sariwa mamaya. May butas ata yung isa kuya, oh. Ayan, oh. Be, nakuha mo, oh. Makain ba yan? Hindi ata siya. Ay, well. Makain. A few moments later.
Maganda na rin. Iwan lang kung magkano ang presyo ng palay sa ngayon. Sariwa ang sabi yun. So, pagkatapos magbinta ng palay, ito, bili na naman tayo ng krudo para may magamit na naman tayo sa pagbukid.